May follow-up report si Ronnie Dagos para sa panig ni Governor Tallado. Yes, Junri, itinanggi ni Camarines Norte Governor Edgardo Tallado na sobrang nasiya sa termino bilang kandidatong sa pagkagobernador sa 2016 election. Ito ang sagot ng gobernador sa naunong alegasyon ng paring si Father Sofronio Albania na nagaya ng disqualification case laban kay Tallado. Ayon kay Governor Tallado, nagdesisyon na ang Supreme Court at sa kanilang legal opinion ay hindi umano isang termino ang pagkapanalo niya noong 2007 sa pamamagitan ng isang recount, at ito rin na niya ang opinion ng DILG at ng COMELEC ng kumonsulta siya dito. Sa issue naman ng immoralidad, hindi na umano siya pwedeng mag-komento ungkol dito dahil nakasampa na ito sa korte at naisinampa laban sa kanya. At sa iba pang mga aligasyon nitong si Albania hinggil sa mga Governor Tallado, nadito ang reaksyon ni Governor Tallado. Governor, magandang hapon po, live po tayo sa DZMM. Magandang umaga, John Rhee, at sa iyo rin, Mr. Dato. Dennis Dato, kasama pala Dennis Dato. Magandang umaga po sa inyo. Alam niyo po, umareaction ko lang po yung tungkol sa disqualification. Ano po? Ako naman po, hindi na ako magpapail ng candidacy kung alam po ako po ay mag-disqualify ng dito. Ano? Hindi na po ako magpapagod. So yun po, malino po ang naging decision po ng Supreme Court, yung bond of COMELEC, na once na hindi mo po na polisher ang central, hindi po counted yun. So yan po ay January 2013, a bond versus COMELEC. So malino po doon. So, binigay din ng upwimingin namin opinion ng DLG sa kanang COMELEC na ako po ay qualified pantabak po. Okay, sa immoralidad, sa issue naman po ng immoralidad? Alam niya po, yung immorality issue po yun ay kinaswa na nga po ako nila dyan. Kasama po yun si Aglipayan Priest, ano? Sa mga nag-demanda sa akin yan, ano? At yun nga po, nasa court na po yan. Alam niyo po, nag-forum siya po na nga po sila dyan, si Lord Service, sa Human Rights, sa Office of President, sa Ombudsman. Lahat naman po yan ay pending po ngayon yan eh. Kasi sabi ko nga po, hindi naman admissible sa court kung may mga pictures sila pinipersyon sa court. Ano? At saka po, ang kasama ko naman po hindi kompetente. Kasi hindi na po kami, hindi na po issue. Kasi nga po, maayos na kami mag-asawa eh. Nagkabalikan na po kami. Okay. Nakalaban ko po, hindi makapag-move on sa issue na ito. Ano? At isa po, Father Albania po, barker po yan ng aking kalaban. Yan po eh, hindi po totoo na siya ay walang kinalaman, hindi siya wala siyang pinapanigan. Yan po ay nagpo-programa po dalawang beses ng linggo sa bayan ng Santa Elena. Okay, kinaswan ko na po yung level. Okay, Gob, ano pong palawagan na lang? Huwag katanong na po, anong palawagan niyo sa mga taga Camarines Norte at kay Father Albania? Alam niyo po, pagdating po sa election sa Camarines Norte, hindi na po pag-iabangan. Hindi na po mananalo sa akin sa mga kalabang kong ito eh. Kaya ang ginagawa nila, talagang ako yung matiswanified, hindi yung makatakbo. Kasi yun lang po ang paraan para hindi ako, para sila yung manalo. Kaya po, alam naman po ng pagkatao sa Camarines Norte kung sino po ako eh. Kung ako naman po ay nagkamali sa Camarines Norte, pinatawan na po ako ng mga taga Camarines Norte kasi po wala po akong issue na ako po ay may kinalaman sa pagnanakaw pagdating po sa pondo ng Kapitolyo. Maliwanag po sa mga taga Camarines Norte. Okay, maraming salamat po sa inyo, Governor. Mabuhay po kayo. Yan na Dennis at Dunri ang paliwanag ni Governor Tallado. Okay, ito po lang ha. Si Father Albania po, hindi po yan Catholic priest, yan po ay Anglican priest po yan. Ito ang Radyo Patrol, Ronnie Lodagos, ABS-CBN News, DZMM.